today, tuturuan ko kayo kung paano mag-bake. So, marami sa atin na gusto nga po itong mag-drawing at mag-painting, nahihirapan sa pag-shade. Pero ngayon, i-explain sa inyo at ipapakita kung paano nga ba mag-shade ng object. Okay? So, lahat ng object na pwede natin bigyan ng buhay through drawing. Okay? At magiging buhay pa sila lalo kapag naging tama at maayos yung pag-shade natin sa mga object. Okay? So, para maintindihan natin yung pag-shade, i-explain ko sa inyo kung ano-ano yung mga parts ng shaded object. Okay? So, umpisahan muna natin sa simpleng object. Okay? So, pinakamadaling pwede nating pag-practisan na object ay ang mga bilog na bagay gaya ng bola, ng basketball, tennis ball, ping pong balls, at iba pang circular object. Okay? So, kung meron kayong mga kagamitan sa inyong tahanan, inyong mga bahay, gaya nitong sketchpad, pwede nyong kunin niyon para makakasunod kayo sa i-demonstrate ko sa inyo. Okay? So, dito sa aking sketchpad, create ako ng two boxes, okay, rectangular boxes, para may pakita sa inyo yung mga sample, okay, mga lalagyan natin ng shade ng mga object, okay. So, umpisahan natin sa bilog. Okay. So, pagpalagay natin na itong space na ito ay isang buong papel. Okay. So, gamit ang ating lapis, okay, yung primary media natin, medium natin, so, simula tayo mag-drawing ng bilog. Okay. So, alam nyo ba na hindi naman ganun kahirap mag-drawing, okay? Sa pagsasanay yan. So, palagi ka nagsasanay, mag-i-improve yung skill, okay? Yan. So, nakapag-drawing na tayo ng logo. Kaya matakot. Okay lang yan. So, dun sa mga nag-uumpisa pa lang matuto mag-drawing, relax lang kayo. Magiging magaling din kayo through practice. Okay, ayan, nakapag-drawing tayo ng bilog. Okay, so umpisa muna natin sa light sketch. Okay, ayan. So mukha na siyang bilog, no? Now, ano-ano ba yung parts ng shaded object? So meron tayong una, highlight. Okay, tinatamaan ng liwanag. Pangalawa, mid-tone. Okay, yung medyo madilim na part ng object. Pangatlo, foreshadow. Okay, medyo mas madilim na part ng object. And then we have the reflected highlight. Okay, yung reflected highlight, guys, yun yung liwanag na galing dun sa source. Okay, papalagay natin liwanag ng araw o kaya artificial light kagaya ng light bulb, spotlight, at iba pa. Okay, so, pag tama yung liwanag na yun dun sa surface o sa table, okay, nagbabounce yun pabalik dun sa object. Yun yung makikita natin sa gilid ng object na manipis na liwanag. Kung ipipikit ninyo ang inyong mga mata, hindi naman pikit na pikit, but half close your eyes. Tapos, maglapag kayo ng bilog, halimbawa ping pong ball o kaya tennis ball or even basketball sa inyong harapan. Tapos iposisyon ninyo yung inyong liwanag, pwedeng sa left,
pwedeng sa right. Tapos pansinin niyo yung maigi, yung mismong bilog, yung object, yung bola na meron kayo sa harap. Okay. May makikita kayo manipis na liwanag sa ilalim. Yun yung klase ng liwanag na maghihiwalay dun sa object at saka sa shadow. Yun yung panglimang part ng shaded na object. Okay? Yung cast shadow. Okay? Ngayon, bakit may shadow? Okay? Yun yung dark part ng object ng kanino. Naintindihan? So, kung anong shape ng object, yun yung magiging shape ng anino. Okay? Yun na kasi yung hindi tinatamaan ng liwanag. Okay? Yan. Kapag palagay natin itong dinrawing kong bilog, guys, ay isang simpleng solid circular object at ang source of light ko ay nanggagaling sa kanan o right side. Okay? Palagyan natin ang arrow. Yan. Yan. Dahil nakapag-drawing na tayo ng bilog, audience, simulan na natin mag-shade. Okay? So, pwede nating hawakan ng ating mga lapis ng ganito or ganyan. Depende kung saan kayo komportable. So, dun sa mga nagsisimula palang mag-drawing o gustong matutong mag-drawing, okay, o pangarap ng isang magaling na pinto o artist, okay, kung hindi pa kayo sanay humawak ng ganitong position ng lapis, okay lang. Relax lang kayo. Okay? In due time, mapapractice nyo rin yung inyong mga kamay at magiging ganito din yung hawak nyo. Pero kung hindi nyo kaya, okay lang din ha. Ganyan. After all, ito naman yung normal na position kapag gumahawak tayo ng lapis, ng ball pen, at iba pa. Okay? So, ulitin ko. Andito yung liwanag. Kaya ang magiging light part ng object ay itong side na ito. Guys, ba? Okay. So, simulan natin mag shade. So, gamit ang aking 2B na Faber-Castell, simulan natin mag-shade simula sa light na shading muna. Okay? Ayan. So, ang pag-shade, guys, pwede namang pabilog, circular. Okay? Tapos, hanggat maaari, iwasan ninyo nakalapat itong side ng inyong palm para maiwasan mag-smudge dun sa papel para hindi madumihan yung ibang areas ng paper. Yan. Okay. Sa pabilog. Yan. So, masarap mag-drawing, guys. Magaan sa pakiramdam. Okay? Drawing is a form of expressing yourself. Okay? Yan. So, nakikita nyo yung nagkakaroon ng buhay. Okay? Unti-unti. So, mapapansin ninyo yung position ng aking kamay, nakatukod yung aking pinky or hinliliit. Okay, so okay lang yun. Wala naman problema. Eh, tinutukod ko yung aking pinky or hinliliit para hindi mag-smudge dun sa papel, para hindi madumihan. Okay.
practice lang din yung position ng kamay na ito. Okay? Dun sa mga beginner, o nagsisimula pa lamang, okay, relax lang kayo, okay lang yun kung hindi nyo pa masanay ang inyong kamay na nakaangat. Okay? Practice lang ng practice. Mag-i-improve din kayo. Okay. So sa isang simpleng bilog, guys, pagdating sa highlight, iwasan ninyong shade, lagyan ng shading yung tinatamaan ng source of light o ng liwanag. Kasi yun yung light na part. Okay? Yung part na hindi na naaabot ng liwanag, yun yung dark part. So, mapapansin nyo sa bilog, pa-letter C o pa-hugis crescent moon. Diba? Yan. So, itong area na ito, dapat maging dark. Okay? So, ito yung core shadow natin. Itong part na ito, ito yung mid-tone. And then, itong part na ito, yung ating highlight. Okay, naiintindihan? Tapos, dito sa part na ito, ito yung reflected light at ito yung ating cast shadow o anino. Okay? Yan, so dumidilim na itong core shadow natin. So, ang keyword natin para sa aralin na ito, tutorial, is tsaga. Okay? So, ang pagdodrawing, dapat matyaga ka. Okay, dapat matyaga ka rin. Hindi naman ito instant na biglaan, na-acquire agad yung skill. Okay? So, constant practice, okay, and willingness, mag-i-improve ka at gagaling ka. Okay? Ayan. Nakikita natin yung itsura, no? So talaga itong foreshadow natin ay talagang madilim. Okay? So this dark part ang magbibigay ng shape and life to our object.
Nakita niyo na yung darkness nung core shadow natin, ano? So pagdating dito sa mid-tone at saka sa highlight, ingat kayo, okay? Dahan-dahanin nyo na. Hindi mabigla yung inyong shading, okay? Gamit ang inyong lapis. Okay? So remember the angle of the pencil, okay? Watch out. Iba ang result ng shading kapag ang pencil naka-slant kesa sa nakatayo. Okay? Kailangan nyo kasi yung mismong buong graphite ng pencil na meron kayo. Isipin nyo, ang boring naman, bilog. Okay? Alam nyo ba na dito nagsisimula ang lahat sa bilog? Okay? Kapag nasanay na kayo at na-master na ninyo, guys, ang bilog at naging buhay ang inyong simpleng bilog, kaya nyo nang gawin lahat ng project. Okay? Kahit simpleng bilog lang ito, pag tama ang inyong shading, yung position ng light at saka ng dark, pati ng shadow, pati ng background, magkakaroon ng buhay. Okay? Thank you.
Yan. So, nakakaroon na ng hugis at saka ng buhay yung ating bilog. Ang importante din sa pag-shade guys is matuto kayo o natututo kayong mag-observe gamit ang inyong mga tingin. Okay, para malaman ninyo kung saan ang position ng light at dark, anong shape ng object, para tama ang position or placing ng inyong shading. Right? Para kapag nakatapos kayo at tinignan nyo ng buo yung inyong artwork or drawing, work, trabaho, tama ang magiging itsura. Okay. So, I hope na nakakasunod kayo guys sa proseso na pag-shape. Okay. Yan. Kung gusto ninyong gumaling, mahalin ninyo ang inyong trap. Okay. So okay na ba sa paningin ninyo yung ginawa natin? Okay? So ito yung source of light natin. Tumama dito sa part ng bilog. Kaya ito yung maliwanag. And then itong part na ito na hindi natatamaan ng liwanag, yun yung madilim. So, pagdating nyo sa reflected light, dahan-dahan. Okay? So, kung nasundan ninyo o ginawa ninyo yung aking nabanggit kanina or nasabi kanina, na half close your eyes kapag tinitignan ng inyong object, any object, makikita ninyo na sa lahat ng klase ng object, sa lahat ng klase ng shape ng object, even itong Wi-Fi modem, okay, packet Wi-Fi, merong reflected light sa ilalim kapag nilapag mo sa surface, okay? Even your hand, kapag inobserbahan mo, may liwanag sa ilalim. Ngayon, para malaman ninyo na may reflected light talaga ang mga object, even yourself, kuha kayo ng object at itapat ninyo sa liwanag. Napapansin ninyo na merong reflected light sa object. Yun yung maghihiwalay sa shadow at saka sa inyong object para makuha yung shape o makita yung hugis ng mismong object na dinadrawin nyo. Any object. You are coming home. Let me show you home.
ito yung ating reflected light. Yan. Napansin nyo, guys, lumabo pagdating sa ibaba, no? Yan. So, nalagyan na natin ng shade yung ating ilog. So, maganda ba sa inyong paningin, guys? Yan. So, I hope na nagandahan kayo sa shape nung ilog at na tuto. Okay, nalaman ninyo yung flow, yung process na pag-shade na sa ilog or shading a circle. So, this kind of shading process is also applicable sa ibang medium or media. Right? Pwedeng gamitin itong procedure na ito sa payola or crayons, color pencil, ball pen, at iba pa. Etcetera. Right? Okay. So, mag-proceed na tayo sa ating shadow. So, remember guys, ang shadow ang isang part ng still life or drawing, object drawing, na madilim. Okay? Wala kayong ibang makikita dyan kundi kadiliman o madilim na shading. May tindihan? So, dito sa part na to ng object, na malapit sa object, ay madilim na madilim. Okay? Dark part. Right? Pero, kapag lumalayo na tayo, okay, mamaya-maya, later, pagpapunta na tayo dito sa dulo, palabo siya. Naintindihan? Thank you.
yan. Yan, okay. So guys, magdidepende ang laki o nipis ng inyong shadow depende sa position ng light source, okay, o liwanag. So kung mapapansin ninyo ang ating mga anino kapag tumapat tayo sa liwanag ng araw or sunlight, ang shape ng ating mga object or anino, guys, okay, shadow nagbabari sa time ng time, okay, oras. So kapag 12 o'clock ang ating object ay ang anino niya nasa baba, sa tapat niya. Pero kapag ang oras ay 2 o'clock or 2 p.m. Okay? Dito sa portion na to, mahaba yung ating anino. So, pag dating ng 5 p.m., okay, mas mahaba yung ating anino, guys. Alright? Okay. So sana naiintindihan ninyo yung drawing o yung demonstration na pinapakita ko sa inyo. Sana natutunan ninyo yung process, right? Yan. Okay. So ayan na ang ating ilog, right? So okay ba, guys? Okay? So nakita nyo naman yung position. So ano-ano yung uli na parts ng shaded object. So meron tayong una, highlight. Ito, yung maliwanag na part. Pangalawa, mid-tone. Okay. Yung medyo madilim or medyo dark na part ng object. Yung ating core shadow. Yung mas madilim na part ng ating object. And we have the reflected light, ito. Yung liwanag na nag-bounce back dun sa object, okay? Galing dun sa light source. And then we have the cast shadow, okay? The last part or the last item. Yan. Okay. Yan. So, ano ba sa paningin nyo, guys? Okay ba? Ayos ba yung ating vlogs? Nabuhay ba? Okay. So, nabuhay. Para siyang tunay, no? Seems real. Ayan. Ayusin lang natin ng kaunti pa. Ating shading. Yan. Okay. So gamitan lang natin ng kaunting eraser para sa highlight
mas lalong magliwanag kung mag-lighten yung ating highlight. Ayan. So, okay ba, guys? Okay, so sana natuto kayo sa ating demonstration. Okay, sa ating maikling tutorial. Okay. So, ito ang simula, okay, ng adventure natin sa pagdodrawing at sa pagpaint. Okay. So, ito yung basic. Okay, fundamental process. Fundamental skill, basic skill. Para matuto kayo mag-drawing at mag-paint ng kahit anong nakikita ninyo sa paligid. So, magsisimula kayo sa bilog muna. Kasimple. Okay, kung gusto nyo i-challenge yung sarili ninyo, pwede naman kayong kumuha na ng ibang shape ng object. Okay? Kagaya nitong ating pocket wifi. Okay? Sample lang naman ito. Or any object. Hindi lang naman applicable itong procedure na ito sa simpleng bilog. Okay? So, muli, salamat sa inyong panonood. And para matutunan nyo at maintindihan, pwede nyo naman i-replay itong video na ito. Okay? Practice lang. Yun lang may papayo ko sa inyo. Practice. Okay? Walang ibang susi para kayo ay gumaling. Kundi practice. Right? So, thank you very much sa panonood. And see you next time. Okay? Thank you. Bye!